Nahirap, nakakapagsalita siya. Sabi niya, I have uttered what I did not understand. Things too wonderful for me, which I did not know. Hindi niya alam, hindi niya naunawaan dahil sa hirap. Di ba, naranasan, nakikita natin mismo sa mga istorya at sa totoong buhay, nakikita natin lalo sa Pilipinas. Walang pera. Nahihirapan, namamatay ang lahat. Walang pera, wala lahat, walang tubig, walang kuryente. Totally, wala. Ang natira lang, yung damit na suot. Eh, pero sabi dito, I have other which I did not understand and which I did not know. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ito ay dala ng kahirapan. Hindi nakakaintindi. Hindi niya naunawaan at hindi niya nalalaman ang sinasabi niya. Kaya sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, look, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang akala natin, tama ang ginagawa natin, hindi. Ang salita lang ng Diyos ang tama. Ang ginagawa natin, hindi tama. So, sabi dito, hear and I will speak. I will question you and you declare to me. I had heard of you by the hearing of the ear. But now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Kasi, kinausap siya ng Diyos eh. Sabi, ipanalangin mo ang tatlong kaibigan mo o hindi ang rat ng rat of God ay babaksak. Susot yung kaibigan. Susot. Oo. Kung ano-ano sinasabi ng mga kaibigan niya. Which is, kung wala kang pag-unawa, parang maganda pakinggan. Tama. Kaya nga mag-iingat tayo sa advice ng kapwa natin. Kung titingnan mo, tama. Eh, nagsisilak mo ang damdamin mo sa galit. Susundin mo, which is end to destruction, mati-destroy ka. Hallelujah. So, tapusin natin, sabi dito sa 42 verse 7, after the Lord has spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz, the Temanite, my wrath is kindled against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right. Wala sinabi na tama sa Panginoon Diyos. As my servant Job has, si Job ay may righteousness. Busa ngayon, si Jesus, ang salita ng Diyos ay nasa kanya, kay Job. So, verse 8, now therefore, take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer up for yourself a burnt offering. And my servant Job shall pray for you. Kailangan nila ang panalangin ng matuwid na tao. The prayer of the righteous availeth much. Huwag kang magpapanalangin na ang tao, nakikita mo ang buhay niya ay paloko-loko. Nagpapasikat lang yun. Panalangin kita, sister. Panalangin tayo. Anyway, strong prayer pala sa Amerika. No wisdom game. Amen. Praise the Lord. So, si Job ay tapat sa Panginoon Diyos doon ang nalangin. For I will accept his prayer. Tingnan mo, sabi ng Diyos, ang tatanggapin lang niyang panalangin ng kapwa natin ay yung taong may bunga. Yung nakikita mo ang bunga ng Espiritu Santo sa kanya. Siya ay may love sa puso niya, may peace, may joy. Nakikita mo ang bunga. Then, that's the time. Sige, sister, panalangin mo ako. Pero pag nakikita mo, sa kapwa mo ay ang buhay niya ay laging bulok, may uod, walang maganda sa buhay niya, never. You better pray for yourself. Ikaw na lang manalangin sa buhay mo. Hallelujah. So, I will accept this prayer not to deal with you, sabi dito, according to your folly. For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has done. Verse 9. So, Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shuhite, Sophar, the Naamathite, went and did what the Lord had told them, and the Lord accepted Job's prayer. Ngayon, hindi na tayo nag-o-offer ng bulls, ng rams. Anong ino-offer natin? Yeah. Ourself. To offer yourself approved unto God. Yun na. Na ang sarili mo ay blameless. Sabi, katulad ni Job, na God-fearing. At umiiwas sa masama. Yun ang i-offer mo. Hindi na tayo nag-o-offer.
hindi na kailangan pa yung tradisyon ng araw na kung ano-anong pinapatay o ano-anong ino-offer, wala nang ganung offering. Offer yourself, offer your bodies a living sacrifice, holy and approved unto God. Yun ang i-offer natin. Kaya kung nananalangin tayo, kamukha dito sa fellowship, nagwo-worship tayo, tayo ay nagpupuri sa Panginoon Diyos dahil iniaalay natin ang sarili natin sa Panginoon Diyos dahil linggo-linggo nga, isang beses, isang araw lang sa isang linggo, ay nalilinis tayo dahil sa salita ng Diyos. Ito ang baptism through the Word of God. Yung baptism through water, yun ay frontal ano lang sa tao na ganapin nyo. Pero ito ang naglilinis sa atin. Pag nagbabasa ka araw-araw, ang sarili mo ay gumaganda, nalilinis. At kung nakikipag-fellowship ka sa presensya ng Diyos, tayo ay nare-renew in strength and in life. Amen? Ang ganda, hallelujah, praise the Lord. So, tinanggap ng Diyos ang panalangin ni Job sa verse 10. And the Lord restored the fortunes of Job. Tingnan mo, kahit anong mangyari sa'yo, yung mga problema mo, lahat, ang dami-dami, si Job, namatay, ang mga anak, nawala lahat, nagkasakit siya, sinumpa siya ng asawa niya, mga kaibigan niya, pamali-mali ang advice sa kanya, pero siya ay nanatiling matapat sa Diyos. Bakit? Si Job ay he never complained. Hindi siya nagko-complain at hindi siya nag-judge sa mga pangyayari. Basta siya ay remain silent. In silent, there is peace. Pag dumating sa buhay mo ang mga problema, manahimik ka lang, manalangin ka, umarap ka sa Diyos, iyan ang dapat mong gawin. Pero kung ano-ano sinasabi mo, katulad ni Job, ay hindi niya alam, hindi niya naunawaan na sinasabi niya. Hallelujah. Pero siya ay alam ng Diyos na ang puso niya ay tuwid. Kaya siya ay pinatawad ng Panginoon Diyos. So, restore the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. So, higit pa sa sampu ang naging anak ni Job at higit na magaganda pa ang mga anak niya. Kung baga sa amin, mga princess, prinsesa ang naging anak niya. Talagang matitindi. So, then there came to him all his brothers and sisters and all who had known him before. And they ate bread with him in his home. They showed him sympathy and comforted him for all the evil that the Lord had brought upon him. And each of them gave him a piece of money and a gold ring. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Ang ganda. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. He also had 7 sons and 3 daughters. He named the first Jemima, the second Kesia, the third Keren. In all the land, there were no women so beautiful as Job's daughter. And their father gave them an inheritance along with their brothers. After this, Job lived 140 years. Talagang pinagpala si Job. 140 years. And so his children, fourth generation, and Job died old and full of days. This is the end of the book of Job.